This is it, pusit. Magluluto tayo ngayon ng favorite natin na fried squid dish, ang very easy to do salt and pepper squid. Simpol, simpol. Luto na. So, sisimulan natin yung ating dish sa paglinis ng pusit. So, importante, gamit natin yung pusit bisaya, no? Malalaman mo na fresh yung pusit pag hindi na tatanggal, nalalagas yung kanyang skin, no? Yung outer skin niya. So, tatanggalin natin yung ulo, no? You pull out the head. And importante, matanggal mo yung backbone niya. Meron siyang parang, ato. So, you have to remove that, no? Piece of parang bone at the back of the pusit. So, eto siya. Usually, ang ibang tao, tinatanggal nila yung balat niya. Di ba? Kasi nilang puti-puti. Pero ako, ayaw ko siyang tanggalin. Bakit? Nandun yung flavor. Di ba? Nandun yung lasa ng pagkapusit niya. So, sayang naman, no? Gusto mong maganda yung luto mo. Wala namang lasa. So, ako, I prefer to keep the skin on. So, eto siya. Size natin. Open up natin yung pusit natin. Di ba? So, gagawin natin pa-curl-curl to. So, nakikita mo yung sa mga Chinese restaurant na medyo nagiging mabulaklak yung forma ng kanilang squid. You just have to score it. So, ito, you have one piece of the squid and you score. Gamit mo yung knife, score mo lightly, no? XX. Dito sa inner part, no? Kasi yung pagluto mo sa kanya, ano mangyayari sa kanya is magka-curl siya kasi magta-tighten yung skin niya. Then, yung outer part, mag-open up. So, ito. Cut mo lang siya. Crosswise. Yan. So, kung makikita nyo, tingnan nyo. Nag-score tayo ng medyo may konting pa-XX yung dating. So, yun yung gagawin natin. Itatabi na natin siya. At ihalo natin sa iba natin yung mga squid. So, meron ako ditong pusit. One hand. What do we do? We season with a little bit of salt. Konting salt kasi salt and pepper lang naman siya. And we add an egg white. Bakit egg white? Kasi yung yellow ng egg may fat content. So usually, pag hinalo mo siya, hindi nagiging masyadong crispy na yung ating skin. Kasi yung fat content, fat is a tenderizer, di ba? Di ba? Pag naglalagay tayo ng mga moisturizer, it's usually fat or oil based. So parang ganun, nagluluto ka. Yan. Lalagyan din natin ng konting cornstarch. Konting cornstarch just to thicken the mixture. And gagawa tayo ng pangalawang mixture. So, meron tayong dito just to coat the pusit a little bit. So, konting cornstarch, just around 1 tablespoon and 4 tablespoons of flour. Mix natin. We put pieces of our squid in the flour mixture and dredge. Dredge, dredge, dredge. And we have very hot oil. So, mainit na yung oil natin, no? And we drop. Outward. Mag-drop kayo outward. Palayo sa inyo para hindi kayo matalsikan ng oil. So, when you're frying dishes like this, na high moisture, be sure not to overcrowd the pan. Kasi pag masyadong in-overcrowd mo yung pan, lalamig yung pan at magtutubig. Lalabas yung tubig galing sa food mo, sa oil. So, let's have very hot oil para mas quicker ang pagluto niya, mas quicker ang pag-brown niya. Or else, you're going to overcook your squid and magiging ganit siya, magiging sobrang chewy. Yeah? So, we can put this aside. Look at that. Yung gamit natin dito, yung fresh squid talaga. Pero may nabibili tayo sa mga groceries na frozen, pre-cut, cleaned na mga squid. Pero yun kasi, because it's processed already, wala na siya masyadong lasa. So, parang kumakain lang tayo ng goma. Pero pag dinuto mo talagang fresh squid, iba talaga yung dinamnam niya. Iba talaga yung tamis ng squid. So, ito siya. To make it even more delicious, so, let's just saute a little bit of butter. Konting butter lang. We melt the butter. Ayan. Melt the butter. And we saute a bit of garlic. Konting siling pangsigang. Just a little bit. May konting spice. Pero not too much. So, pag sinawsaw mo sa suka, sobrang perfect na niya. And a little bit of red bell pepper just for color. Saute until it's fragrant.
we just toss our fried squid. And we season with a little bit of salt. Where's Simpol's pepper? Yan. Toss lang siya. So we don't want it to be oily or greasy. We just want to coat it a little bit to add a little bit of flavor. And, you know, yung bango ng butter. So, it's done. We just add a little bit of spring onions to the mix. And we're ready to plate. Perfect! Salt, pepper, calamari, Simpol! Nagustuhan niyo ba ang video na to? Please share para lalong dumami ang ating mga kasimpol. And don't forget to subscribe to our Facebook, YouTube, and Instagram accounts.